Good morning, guys. Yan, pagising ko, wala sila Gypsy. Wala rin si Mami tsaka si Daddy. Hindi ko alam saan sila nagpunta. Pero may kasama pa naman ako. Nandito si Jairo. And ayan, pagkagising ko, chinek ko kaagad yung ina-upload. Kasi iniwan ko overnight yung... yung YouTube. Yan, salam nyo naman. Dito sa Pilipinas, napakabilis ng internet. Eh, dahil late na ako sa gabi nag-upload, so iniwanan ko na lang siya. Ayun. Tapos, ano pa? Eh, sumagot pala si Sis Michelle dun sa aking... lapitan ko. Sa aking message sa kanya. Kasi nag-message ako. Sabi ko na miss ko na si Hailey. Tapos pinanood ko yung vlog kasi nila na si Hailey. Kumakanta. Ba't isang ko yato ipapatong? Yan. Ah! Mukha ko na lang. Ayun. Tapos sabi is, miss ka na din daw niya. Magpakita ka na daw. Ayun. Hindi ko alam eh. Actually, gusto ko na ulit kayong makita eh. Ba't pa hindi tayo nagkakabanggaan sa ATC? Total, bilang palagi naman tayo nandun. Tsaka sa festival, no? Sana magkita nga tayo, pero siguro mas, alam mo yun, exciting kung bigla tayong nagkita. Alam mo yun, yung parang aksidente lang talaga. Yun, siguro, pag, kailan ba? Hindi ko kasabi, ang gulo kasi na schedule ko, guys, eh. Tsaka si Ali, lalo na, isa pa yun. Ang gulo-gulo ng rest day, no? Paiba-iba. Tapos may isa pa, nag-comment din ako. Sabi ko kasi, si Kuya Jemay, kasi may sakit siya. Sabi ko, baka kasi puro coke. Kasi super mahilig yun sa coke. Dati ang minom ng tubig yun eh. Pero ngayong may sakit, minom na siya ng tubig. Sabi ni Sis Michelle, hi, nako, matigas ang ulo. Oh, nga. Pero pagka ngayon itong may sakit naman na, nakita ko naman dun sa vlog nila, masunuri naman na kahit offeran mo ayaw. Kaya nakakatuwa rin na gusto naman niyang gumaling. Tapos nag-comment si Sis MJ Cox. I don't know if tama. Or MJ COX. Sabi niya dun sa vlog ko na first dream house. Sabi niya, congrats on your dream house, whether it's a big or small. Whether it's big or small, just be thankful that we got a roof to cover our head, sabi niya. Ayun, thank you. Super thankful nga rin talaga naman kami ni Ali para sa house na yon. Kasi supposedly, share ko lang din sa inyo, total na, banggit ko na naman. Dapat kasi yun, kasi kumuha kami 2015 eh. So mga 2014 pa lang dapat, kukuha na kami ng bahay. Eh, ayaw niya. Hindi naman sa parang ayaw. Parang hindi pa siya ganun ka-interesado. Nag-tripping kami noon. Tapos siguro, baka dahil first time niya nag-tripping or ewan, parang medyo na ano siya, parang no comment lang siya ganun. Parang feeling ko na surprise siya sa mahal ng bahay. And baka feeling niya, hindi niya pa kaya. Yun. Pero sinasabi ko naman sa kanya na hindi, kasi ang bahay kasi, siguro kailangan mong mag-abroad ng bonggang-bongga para ma-afford mo yung house na ikaw lang yung bukuntang nagbabayad. Pero dahil nandito nga sa Pilipinas, sabi ko sa kanya, magtutulungan naman tayo dyan. Dahil bilang may trabaho rin naman ako, yon. Tapos, after a year, pinilikan namin yung mga bahay na pinuntahan namin. And ako, ina-expect ko na magmamahal yun. Siya, feeling ko, nagulat siya na for such a time na napalampas namin yung opportunity na yun, biglang, mahal na ng 1,000,000, 500,000, ganun siya talaga. And yun, dun siya nag-decide na, sige, kuha na tayo. Kaya yun naman, inuno ko na agad, sabi ko,
kahit mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, hindi ko naman nainisip na kailangan yung para sure na magpakasal muna or whatever. Sabi ko, i-ano muna, i-grab na natin tong chance na to. Kasi pagka pinaghintay na naman natin yan, magmamahal na naman yan, hindi na naman natin, parang lalong hindi na natin ma-afford. Kasi may mga bahay naman na mura, pero maliliit. Eh, ako kasi, syempre lumaki naman ako sa hindi naman din kalakihan tong bahay namin. Eh, nakita ko na yung scenario na once na nagsilakihan na kasi yung mga anak kagaya namin, ang lalaki na namin, parang yung bahay sumisikip, ganun siya. Eh, kaya ako, kami ni Ali, gusto na namin i-prepare yung future na at least kahit papano yung bahay naman, medyo malaki kasi yung lote noon kumpara dito. Sabi ko, siguro after ilang years, 10 years, ganyan, pa-extend na lang natin yung house. Pero, ano naman na siya, malaki naman na siya compared sa, ano, sa mga, alam mo yun, sa ibang bahay na mga binibenta ngayon ng mga subdivision. Kasi talagang usually mga townhouse, ganun. Diba? So, ayun, advice ko lang din sa inyo, lalo sa mga mag-boyfriend or girlfriend pa lang din na sigurado naman na kayo sa isa't isa, unahin nyo na yung bahay. Huwag nyo na munang, huwag yung mga kotse, alam mo yan, kasi ang kotse decreasing ang value niyan. So, pagka gusto mo na siyang ibenta or whatever, hindi mo naman siya pwedeng ibenta ng mas mahal. Syempre, kailangan mas mura. And at the same time, ang kotse kasi, ano yan, hindi mo naman magagamit yan ng walang gas. Diba? Kumbaga ang kotse, wala ka tapos ang gastos yan, guys. Pagkumuha ka ng kotse, ang mura-mura ng down payment. Kahit sino kaya kumuha ng kotse. Mura ng down payment, pero yung monthly nun, akala mo, kaya mo. Pero sa umpisa, kaya mo. Pag tumatagal, bumibigat na siya kasi nagagas ka pa, nagme-maintenance ka pa. Magkano ang maintenance, guys? Hindi rin ang biro. Tapos, ano pa, may insurance ka pa. Diba? So, may mga kakilala ko na nagbebenta ng mga kotse kasi parang, ano, yung iba parang tatlong buwan lang nila nagamit. Meron nga isang nga, grabe, isang buwan lang nila nagamit. As in down payment pa lang yung nababayad nila. Diba? Pero, yun. Kung ako sa inyo, kung namimili kayo between bahay or kotse, guys, hindi kayo magkakamali kung bahay talaga yan. Kasi, kung nagbago isip nyo, nakakita kayo ng mas magandang location, benta mo. Tubo ka pa. Diba? Kasi lahat ng tao ngayon, nagsisiksikan na. Nagsisiksikan na ang mga Pilipino ngayon dito sa Pilipinas. Wala nang space. So, ganun kamahal ang ano, ang mga lupa. Yan. So, ang aga-aga meron akong lutan. Yung gusto kong ano, palaman. Yan. Kung between cheese whiz na plain or pimento dito sa pimento. So, pinalaman ko na ang aking monay. Yeah, pero mas gusto ko kung tasty. Pero dahil yan ang nandyan, ito ang aking kakainin. So, kain tayo ng breakfast and maya-maya magre-ready na ako para makapasok na ako sa work. Basta magpag-park kami dito, dito sa... Ayan, nagre-ready. Dito sa bagong building. Na in-explore pa namin parang may makarating sa 80s. Pero let's explore. So, naging gusto pa. Saan tayo ma... Dito? Okay. Ito. Makabigalan na lang tayo. So, nakita namin yung daan, pero na, pag-desisyon na namin na hanapin pa yung isang daan. Kasi ito, panigurado. Hinan nyo naman. Wala. Nasaan na kami? Para tayong nasa movie. Zombie apocalypse. Hoy, baka may zombie tayo makasalubong. Kaya isa, yung parking dito. Hanap
namin yung diretso mall na kasi yung isang nakita namin yung exit. Pwede naman, pero sa labas ng mall yung shopping, technically. Hanap na namin yung way. At mas malayong way. Para one pa rin pala kami. Dapat diniretso na lang natin doon kanina, oh. Pwede ba? Oo, yun na. Pwede rin doon eh. Ano ba yun? Ano nga. Ito pala yung order namin. Alfredo. Chicken Alfredo pasta. Nagpipilitan po natin gawin yung good for ano. Oo. Pipilit namin na kaso sa aming apat. Pag yun na yung mga anong hawagang pa. Ano na. Mausok-usok pa. Ay, ang arte, pinapakita ko yung nails ko. Oh, yan yung binili niya kahapon sa Watsons. Ganda. Bet ko. Basta neutral na mga ganyan, bet ko. Mga tan, nude, ganun. Ano kasi punta pa dito? Thank you very much. Okay, kakain na ba tayo? Sige. Kaya tayo please. Ate siya na. Mamahay na kami kasi. Ano, 1 o'clock na. Timbangan natin, timbangan. Grabe, 1:15 na. 1:15 na, hindi pa tayong makain. Oh my God. I'll go. Thank you so much. Sa akin, oh, ito, dala ko na naman yung aking, ano, mahiwagang 1 litrong tubig. Okay, kain na. Ito na yung Dear Darla pizza. Regular. Pag titignan ko, parang ano lang, 8 inches eh. Yan, so ito na sa... Okay, kakainin ko na. Itong na ako. Gusto mo ba? Pansya ko na ba? Bidin. Ito yung sinasabi ko na binili kong primer. Ayan. Sa face. Ba't ang laki? Yung box lang yun. Ito pala, papakita ko na. Yan. Okay. So, ito siya from Althea. Cute nung sticker. At saka, ang laki nga naman nung lalagyan niya. Pero maliit lang to. Ito yung Vanilla Co. primer. Papakita ko, pabuksan ko siya. Matutuwa na naman si Mami dito sa ano. Ay, ang cute nung box. Ang cute nung box. Ang cute nung box. Standard pala yung box nila. Kaya pala ang laki. Ay, no, ang ganda. Instagram ko to. Wait lang. Okay. Nakalimutan ko ba balag ko nga pala. Medyo nabuksan ko na ng konti. Pero ito siya. Ay, ang ganda ng box niya. May lalagyan na ulit ako sa bahay. Oh, ito siya. Oh my goodness. Primer. Ano ba yan? Teka ha, wait. Yan, ang ganda ng box niya. May texture. Hindi lang makita dito. Yan o, oh, yan. Yan. Prime Primer Classic. Oh my goodness. I'm excited. Naman. Pag-makeup talaga. Mag-makeup talaga. Oo. May happiness na, ano no. Pwede ka, hindi ko mabuksan. Ha? Kahit ang mahal nga. Alam mo, girl, kung ang quality naman napakaganda, kaysa bibili ka ng muray kung lagi ka, hindi ka naman masatisfy, kasi bibili ka na naman ng kapalit. Ito siya. Ay. Oh my God, I finally have you. Ready na ako mag-makeup nang walang lusawan. My goodness. Nag-download yung TV Plus namin. Hindi ko alam kung ano kayang pagbabago ang magaganap sa kanyang pagda-download. Yan, naghilamos na ako ng mukha kasi nasisimula nang magbalat yung face ko.
yung aking foundation kanina ay medyo nagtutuklapan na. Ang bilis magbalat talaga ng face ko kahit kagabi lang ako nag-start maglagay ng cream. Yan. Ano ko, agad-agad. Tsaka namumula na yan kanina, tsaka mainit na yung pisngi ko. So, bumabalik ako sa dati. Kasi, na-stop ako eh. Pero, kung matagal, kung dire-diretso lang, hindi na ako maka-experience sana ng ganito. Kaya, tinitiis ko muna. Tiis ganda. Kasi pag napansin ko, pagka sa vlog, pangat yung ilaw dito. Pero, share ko ulit sa inyo ang breakfast. Ito ang breakfast ko. Egg. Napaka-sustansya niyan. Kung nga parang iba nga yung ilaw. Pagsamahin ko na lang yung vlog ko ngayon. Tutuloy, alam ko sa mga light. Yung vlog ko ngayon, tsaka yung kahapon. Kasi kahapon, masyadong maikli lang yung vlog ko. Wala naman kasi masyadong nangyari. Tsaka busy na ako nung gabi. Gumawa na lang ako sa Excel kagabi. Yun, hanggang sa bago ako matulog. So, naisip ko na pagsamahin na lang yung ngayon. Pero nabasa ko na yung mga ibang comment. Mamaya na lang, basta i-shoutout ko yung mga names nyo. Pero nakakatawa kasi yan, medyo nabubuhay na naman yung channel ko. Salamat sa mga nagko-comment. Yung ganito pala sa egg, yung sa akin, medyo ano pa nga siya eh. Parang luto. Ay, may pagkahilaw. Yan. Gusto ko kasi yung ano. Gusto ko yung well done. Tapos, ako lang ba mo may gusto ng well done na itlog? Ako lang ba may gusto mo? Yun. Tapos, dito lahat sila gusto nila yung ano. Ba yung, may tawag doon eh. Malabsa. Yun. Si Ali gusto niya rin malamsa. Ako, well done lang. Ayoko nang ganyan. Yung masabaw. Gusto ko ganito lang. Punti pa nga sana eh. Pero okay rin na yan. Ito pa pala. Tinapa. Bango. Yep, hi! Papunta ako ngayon sa hardware. Kasama ko sila mami. Bibili kami ng insulator para dun sa aming bahay. Kasi biglang ngayon na i-install yung roof. Kaya since ako naman yung nasa labas, kaya ako na lang yung mag-aasikaso. Tsaka para ma-install na rin kagad, di ba? Para hindi masyado mainit. Total, napakainit naman ngayon sa Pilipinas. So, yun. 3-6. Ayaw si Dito. Salamat. Baka sa tutunan, 3-5 na lang. Nakasana yata yun eh. Ay, kasi bayan. Ano daw na pambili ng insulator. Babo ko na lang ng kotse natin ilagay. Okay, hindi, sasama na lang ako. Oh. Uy, ano, kung makita mo, ang laki. Hindi ba niya hatiin? Kita na nga ako. Ayan o. Ayan o. Sige nga, imagine mo nga, anak ko. Dali sabi ko. Ay, pala. Sige, Jaya. Hindi ko na lang. Sige ako ng karton. Buti ko, dito lang sa ano, ay kabiti pa. Bumili muna si Mami dito sa 7-Eleven, pero bandang Cavite na to, guys. Yan. Ano daw, nagugutom na raw siya, tsaka sumasakit na rin yung sikmura niya kasi meron siyang GERD. So dapat hindi siya nalilipasan ng luto. Yun, tapos sila Daddy, tsaka si Jairo, nauna na sila. Yun, bit-bit yung insulator. Hindi naman pick up yung sasakyan. Wala kasi yung choice eh. Ganun talaga.
maliit yung sasakyan. So, yun. Tali na lang muna. Lumipat si Mami dito sa Big Smile Bread Station. Hindi ko napansin. Bigla na lang lumipat. Ba't kaya? Siguro walang available na Shopaw dyan sa 7-Eleven. Ay, Diyos ko, ang layo na namin. Naunahan na kami ni Daddy ng pagkalayo-layo. Ay, ngayon pala wala akong nilagay na foundation. Kasi nga, di ba sabi ko ka, gumuto ko ng face. So, medyo namumula tong mukha ako. Medyo lang naman. Pero naka-sunblock naman ako. So, wala dapat ipagka-takot or ipagka-alinlangan. Tsaka gamit ko yung lip tattoo ng Tony Moly. Ito yung palay kong ginagamit. Nandito na yung bubong! Gutter. Ano ba? Ay, gutter. Gutter. Ano yan? Garter. Ano nga yun? Yung alulud yan, di ba? Oo, alulud. Ayun yung iba. Yeah, gulo pa ng bahay. Magulo. Maliit lang. Diyan yung kwarto mo. Yung loob. Ayan. Ha? Oo. Oops. Eto nga, parang gusto ko pang palakihan. Ano kaya? Okay, lang yan. Akit tayo dito sa second floor. Yep. Magulo pa. Kakabit na yung bubong. Yeah. Maliit lang, oh. Yun, tapos na. Yun na yung kwarto. Ah, ito kwarto to? Oo. Maliit lang. Kwarto! Ganon. Kwarto nyo? Mm-mm. Biglang pumatak yung ulan ng malalaki. Ayan, nandito ako sa tapat ng SM Molino. Ano, lalaki ng patak ko. Oh, ayan, para makita nyo. Grabe. Ayan, papunta na ako ng office. Kaya lang na traffic naman ako dito. Expect ko na talaga na traffic banda dito sa SM, pero bago pa ako sumapit, medyo malayo pa lang traffic na. Ayun, so, medyo nagagahol na ako sa oras. Kailangan ko nang nakabalik. Agad. That's right away. Yeah. Ayan, ako, tingnan mo, namumula na yung mukha ko. Buti nga umulan eh, para medyo buwas-bawasan naman yung pagkapula. Wala, ganun talaga. This is... dinadaan yung eh. Hi, babe. Hi. Kukunin na niya yung laundry niya. Tagal na. Tagal na daw. Hi, guys. Meron pala ako i-share sa inyo. Ewan ko, bigla ako nalungkot. Nag-o-in na naman ako. Siguro, hormones to. Kasi, guys, by next week, ayun, aalis ako kasi ngayong araw na to, na-release na yung visa ko para sa Korea. Pero, ano lang naman siya, 26 to 29. So, hindi naman isang buwan, hindi rin naman dalawang linggo. Pero, parang nalulungkot ako. Parang ewan ko, nag-OA ako. Kasi syempre hindi kasama si Ali. Ayun, excited ako na nalulungkot. At saka hindi niya ako mahahatid. Ay, pwede pala niya akong ihatid. Pero hindi ko alam kung pwede niya akong masundo kasi wala pa akong flight details ng pauwi. Sinabi lang sa akin kung anong oras kami at anong araw kami aalis. Pero yung pag-uwi ko, hindi ko alam yung details. Kaya kung gabi yon siguro pwede niya akong sunduin. Yan. Pero kung hindi naman,
kung office hours, hindi pwede kasi meron siyang pasok. Ngayon, babe, sabi ko pwede mo pala akong ano, hatid pala. Kasi 10 PM pa pala dapat nandun sa ano. Ayun lang, depende pala mo anong oras ka uuwi. Hindi nga, 10 PM nga dapat nandun na kasi 12 midnight yung ano, flight. Siguro 10 PM yung check-in. Ay, hindi ko sure pala. Oo, dapat 2 hours ahead. So, paano? Hindi mo ako kakate. Pwede naman mag-ano, under time. Hindi naman under time, 5:30. Okay. Tapos yung pag-uwi, hindi ko pa alam kung ihatid saan? Ay, oo nga pala. Di ba? Kay Sir Herson. Hindi ko kabisado yung ano eh. Kay Sir Herson. Kasama ko pala yung boss ko. Yan. Kasama ko yung boss ko. Pero yung boss ko kasi, ano, ninong din namin sa ni Ali. So, ninong na, boss na ninong. Kaming dalawa lang yung ano, aalis. Tinanong ko si Ali kung ano yung ginawa niya dun sa expired na junk food. Kung kinain pa niya, hindi na raw niya kinain. Pero, paano mo nalaman na makunat na yung iba? Pag ginuway ah. Pwede kinain mo pa rin. Habang kinakain mo, bigla kang nalaman. Ah, so nakain na niya na pala muna. Tapos, napansin mo na makunat? May nakakagat ako na parang malambot. Ah, may hindi lahat? Ayun. Ah, okay. Yun. So, ang moral lesson, tingnan lahat. Kasi di ba ba hindi na natin chinek yun? Mga delata lang. Yun. Yung palapati yun, dapat chinecheck. Moral lesson yan. Eh, kala ko nga, wala na akong natirang ano dito eh. Junk food eh. Kain ko sinukain ng junk food. Yan palang sabon ng ano no? For men ng human heart nature. Ano daw? May charcoal. Kulay black din no? Huling talaga hindi eh. Hindi na. Busy si Ali nagsasaing. At saka naka half-half. Half formal, half ano, sexy. Hindi pwede makita. Nabe? Awan? Sausage ulit ang ulam namin. Yan. Tapos may nakasalang pa doon, sausage din. Bali, sinobrahan na rin namin para bukas may kakainin si Ali. Yan, so may nakasalang pa doon, nagluluto pa. Dessert namin. Lamig. Linis. Oo nga. Ay. Pwede na iprito. Ang linis eh. Pati yan, pinupunasan pa. Mabe, oh. Dessert. Para tumamis yung buhay mo. Ay, naku. Nuna pa yung paglilinis. Be. Ito rin, nilinisan din yan. Pero para talagang feeling ko lumit talaga yung malus. O, lumaki lang ako. Lumaki oh. Ka lang. Hahaha. Let's open. Yun lang. Sobrang lamig. Namumuti-muti pa. Childhood memories. Uy, narinig sa vlog.
excuse me. Ano daw yun? May alaga kaming ano, monster. Sarap. Gusto ko pa nito, bibili po tayo nito. Kailan expiration? Hindi ko alam. At ano mo, baliktad mo nga, B? Ito yung expiration date. La, expired na. November 2016. Kinabahan si Kuya Jemay, akala niya pa si Ita Shopwise. May expired na ano. Ganun din naman sa Pasita. Bakit? Mga luma na rin yung ano to. Ganun din mo yung ano. Palatan ko si Gypsy na nanonood ng vlog ko. Huli. Naning! Oh. Ang daming nag-hi sa'yo. Sila Kuya Jemay, si Ate Emmy. Ha? Sige. Natutulala ako sa vlog ko, patay ko nanonood. Yun, ano pa ba? Ay, yan, feeling ko kita na yung mukha kong nagre-red. Tutuloy-tuloy ko na lang yung aking paggagamot kasi may time pa ako para mag-ilang face before bumiyahe. Yun, kasi naging ano ko kagabi, worried ako kasi ngayon ko alam yung schedule kung kailan. Kasi supposedly talaga nung 12 yun. Eh, dahil na-delay nga yung pag-release nung visa ko, kaya na-move. Tapos hindi ko alam kung kailan, so medyo hesitant ako kagabi. Pero nung isang gabi, nanggamot ako. Eh, kagabi, hindi ko finoblown yung paggagamot, kaya hindi pa siya. Parang medyo na-reverse ko yung pag-pipil, pero nagre-red. Siguro mamaya, pagka tinuloy ko yun, magpipil na talaga ako. Diyan na naman nakapwesto sa Gypsy. Ayan o, ayan o, ayan o. Neng, kamay mo, kamay mo. Ganyan-ganyan din ngayon eh, oh. Huh? Ganun-ganun eh. Nay, ka naka-opers ko dyan. Nagpo-print kasi ako. Ah, okay, ayan o. Huh? Ang kulit. Lingon ka rin, wala. Lalanood na sila ng Ilocos vlog. Patay ko napapanood. Gusto ko na sanang i-close tong vlog eh para makapag-edit na ako. Alam, natutulali ako dun sa vlog. Pero shoutout na lang sa lahat nag-comment kay Justin. Justin ba yun? Yung nagtanong ng ano daw yung pampataba. Si... Oo, Justin Ocampo, yan. Thank you sa comment. And sa mga nag-comment sa mga past vlogs, kay MJ Cox, kay Kuya Jemay, kay Ate Emmy, kay Lovely Mom, kay Tambayan ni Chai, kay Your Majesty, hello, kay Killjoy, kay Jay Ganda. Ayan. So, thank you very much. And sana huwag kayong magsawa manood. Matutulog. Ay, mag-edit na ako. Good night. Bye-bye.